Ngayong araw na ito ay tatalakayin naman natin ang Module 7 tungkol sa sinaunang kabihasnan ng China at Egypt. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, comment, subscribe, share, at i-turn on nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod pa na mga videos. O siya, sugdan na nato! Tayo pa rin ay nakaangkla sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan ng China at Egypt batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Unang aralin, sinaunang kabihasnan ng China. Partikular sa araling ito, kayo ay naaasahang nasusuri ang kabihasnan ng China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan na kagagawa ng maikling sanay sayo essay tungkol sa mga pinuno at mga kontribusyon sa kabihasnan at napahahalagahan ang mga kontribusyon ng kabihasnan ng China. Bago tayo tumungo sa ating talakayan ay magbabalik-aral muna tayo. Nung nakarang linggo ay tinalakay natin ang Module 6 tungkol sa sinaunang kabihasnan ng Mesopotamia at India. Tayo'y tumungo na sa ating unang gawaing larawan suri. Anong strukturang makikita mo sa larawan? Saan kaya ito matatagpuan? At bakit itinayo ito ng kanilang mga ninuno? Sa kasalukuyan, makikita natin ang impluwensya at mayabong na pamana ng kabihasnan ng Chino. Mayroon tayong mga ninunong Chinese o Chino na nakarating sa Pilipinas upang mangalakal bago dumating ang mga Spaniards o Kastila. Paano kaya nagsimula at yumabong ang kabihasnang China? Tutuklasin natin yan sa mga araling ito. Ang kabihasnang umusbong sa China ay tinuturing na pinakamatandang kabihasnang nanatili sa buong digdig hanggang sa kasalukuyan. Nagugat ito halos 4 na milenyo nang nakalipas. Noong 4000 BCE, nagsimulang manirahan ang mga Chino sa tabi ng Ilog Wangko o mas kilala bilang Yellow River. Pangingisda at pagtatanim ang pangunahing ikinabubuhay nila noon. Ang pagtaas at pagbagsak ng mga dinastiya ay nagiging tema nito sa kasaysayan ng China. Ang isang mas malakas na dinastiya ay umabot sa mas mahina. Dahil sa pagpapabuti ng produktibong kahusayan, ang mga mamamayang Chinese o Chino ay patuloy na nagtutulak sa sibilisasyon. Ang sinaunang China ay pinamumunuan ng iba't ibang dinastiya. Ang mga dinastiya sa kasaysayan ng China ay pagkakasunod-sunod ng pagpapalitan ng mga pinuno at tagapamahalang kabilang sa isang mag-anak o kabayan sa loob ng maraming mga salinlahi sa bansang China. Ang dinastiyang Xia noong 2000 hanggang 1570 BCE. Ang Xia ay unang gobyerno na lumitaw sa sinaunang Chinese, unang nagpatupad sa patakaran ng dinastikong pagkakasunod-sunod. Subalit, ito ay tinuturing na isang mito o myth ng mga mamamayang mananalaysay ng China dahil hindi pa ito lubusang napapatunayan dahil sa kawalan ng matibay na ebidensyang arkeolohiya. Sunod ay ang dinastiyang Shang noong 1600 hanggang 1046 BCE. Itong pinakamaunlad at pinakamatatag na dinastiya na humantong sa maraming pagsulong sa kultura tulad ng industrialisadong paggamit ng tanso, kalendaryo, ritual ng reliyon at pagsulat. Nakasulat sa oracle bones o mga tortoiseshell at cattle bone ang kasulatan ng panahong ito na itinuturing na pinakamatanda sa mga panulat sa Chinese. Nakatuon ang relihiyong Shang sa pagsamba sa mga ninuno gamit ang oracle bone sa pakikipag-usap at nagsagawa ng mga pagsasakripisyo ng mga tao lalo na tuwing may namamatay na pinuno. Sunod ay ang dinastiyang Chu o Chu. Noong 1045 hanggang 221 BCE, naniniwala ang mga Chino noong panahong ito na taglay ng kanilang pinuno ang bisa ng Mandate of Heaven o Basbas ng Kalangitan na batayan ng kanilang pamumuno. Kapag nawala ng bisa nito, babagsak ang pinuno at papalitan ng bago.
ang emperador ay namumuno sa kapahintulutan ng langit. Pinili siya dahil puno siya ng kabutihan. Kapag siya ay naging masama at mapang-abuso, ay babawiin ng kalangitan sa anyo ng lindol, bagyo, tagtuyot, peste o digmaan. Maraming mga mahusay na pilosopong Chinese, kasama na si Confucius, naktibo sa panahon ng Zhou na ginagawa itong Golden Age. Una, Confucianism. Itinatag ni Confucius, layunin magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng mga tao sa lipunan. Dito rin umusbong ang Golden Rule, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Sumunod ang Taoism, itinatag ni Lao Tzu. Hangad ang balansing kalikasan sa daigdig at ang pakikiayon ng tao nito. Nariyan rin ang legalism, itinatag ni na Xiangyang, Li Si at Han Feixi. Ayon sa pilosopiyang ito, ang tao ay pinanganak na masama at makasarili. Subalit, sila ay maaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan. Dito rin umusbong ang Feng Shui, hangin na tubig, isang tradisyonal na konseptong Chinese na nag-uugnay sa kapalaran ng tao sa kanyang kapaligiran. Sumunod ay ang Qin o Qing. Ito ang pinakamaikling dinastiya sa kasaysayan ng Chino dahil tumagal lamang ito ng 15 taon. Kahit maikli lamang ang dinastiyang ito, maraming nagawang mahalagang mga kontribusyon sa pag-unlad ng China. Sa kauna-unang pagkakataon na pag-isa ng dinastiyang Qin, ang China mula sa nagdigma ang mga estado. Ang unang emperor ng Qin ay si Shi Huangdi o Shi Huangti. Itinayo niya ang kahanga-hangang Great Wall of China na nagsilbing depensa laban sa tribong nomadiko na nagmula sa hilagang China. May habang 2,200 kilometers, taas na 7 meters, lapad na 6 meters, may tore ito sa bawat 9 meters. Bumabaybay ito mula hilagang silangan ng Hopi hanggang kanluran ng Kansu. Sa pagkamatay ni Shi Huangdi, huminang dinastiya at napalitan ng dinastiyang Han nang mag-alsa si Luibang. Nariyan rin ang dinastiyang Han noong 202 BCE hanggang 220 CE. Ang dinastiyang ito ay tinatag ni Luibang. Ito ang kauna-unahang dinastiyang yumakap sa Confucianism na itinatag ni Confucius. Ang pagsulat ng kasaysayan ng China ay isang napakalaking ambag ng dinastiyang Han. Dito rin sa dinastiyang ito nakabuo ng porselana at itinatag sa dinastiyang ito ang Silk Road, isang rutang pangkalakalan na kung saan dito dumaan si Marco Polo patungong Asia. Ang dinastiyang Sui noong 589 CE hanggang 618 CE, isa sa pinakamaikling dinastiya sa kasaysayan ng China na tumagal lamang ng 37 taon. Napag-isa muli ng China pagkatapos ng mahabang pagkawatak-watak dahil sa paniloob na pakikidigma. Dito ginawa ang Grand Canal na nag-uugnay sa mga ilog ng Wanghe at Yangtze. Dito rin inayos ang Great Wall of China dahil sa mahabang panahong napabayaan. Sumunod ay ang Tang Dynasty noong 618 CE hanggang 907 CE. Ito ay tinatag ni Li Yuan dahil sa mga pang-aabuso. Ito ay isang ginintuang panahon ng reforma at pagsulong sa kultura. Dito nagsimula mga patakaran na sinusunod pa rin sa China ngayon. Nalikha din dito ang unang komprehensibong criminal code sa China. Ang imperial na pagsusulit o civil service examination ay naging batayan upang pumili ng mga kandidato para sa birokrasya ng estado ng China. Ngayon, ang ating bansa ay patuloy ring yumayakap sa ganitong pamamaraan kung saan ang mga tao sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay patuloy na dumaraan sa eksaminasyon ng civil service. Dito, nagawa ang pinakaunang aklat na nailimbag ang The Diamond Sutra na gawa sa woodblock printing. Buddhism rin ang naging dominanteng relihiyon sa panahong ito. Unang naimbento rin dito ang gunpowder. Sunod ay ang Song Dynasty noong 960 CE hanggang 1127 CE. Ang panong ito ay tinaguri ang ekonomikong paglago o pre-modern economic revolution dahil sa teknolohiya at agrikultura na pag-unlad kasabay ang mabuti at epektibong pamamahala. Sa dinastiyang ito,
ipinakilalang unang perang papel o banknote sa buong mundo. Pinakaunang gumamit ng compass navigation sa paglalayag ang dinastiyang ito. Sa dinastiyang Song din, naimbento ang movable type of printing. Yuan Dynasty noong 1279 hanggang 1368. Ito ay tinatag ni Kublai Khan na isang Mongol. Ang China ay pinamumunuan ng isang dayuhang mananalakay mula sa Hilaga. Pagkatapos ng mga labanan, dumaan ang dinastiya sa tinatawag na Pax Mongolica o panahon ng kapayapaan, maayos na sistema ng komunikasyon at mabuting kalakalan sa malawak na teritoryong sakop mula sa timog silangang Asya hanggang silangang Europa. Sa dinastiya ding ito nakarating si Marco Polo, isang Italianong manlalayag na nagbigay daan upang makilala kung gaano kayaman ang Asya. Dito rin naimbento ang teapot. At nadiskubre sa dinastiyang ito ang mga sakit dulot sa sangkap ng mga pagkain. Nariyan rin ang Ming Dynasty noong 1368 hanggang 1644. Ang malaking bahagi ng Great Wall ay itinayo sa ilalim ng dinastiyang ito. Naitayo rin ang Forbidden City sa Peking o sa Beijing na naging tahanan ng emperador. Dito rin sa dinastiyang ito lumaki ang populasyon ng China at umabot sa 100 million. Ang sining ay napayaman, partikular ang paggawa ng porcelana. Sa pamumuno ni Admiral Zheng He, nakarating sa Indian Ocean at silangang bahagi ng Africa ang mga Chino. Maraming aklat ang nailimbag sa pamamagitan ng pamamaraang movable type printing. Bumagsak ang dinastiya noong 1644. Pinahina ito ng mga pagtutol sa mga pagbabago sa lipunan. Kasama rito ang pakikipaglaban nito sa Japan na sumalakay sa Korea. Sunod ang Qing o Qing Dynasty noong 1644 hanggang 1911. Matapos magapi ang dinastiyang Ming na mga semi-nomadic mula sa hilagang Manchuria at tinuturing ng mga Chino na barbarong dayuhan, itinatag ng mga Manchu ang dinastiyang Qing. Ang mga Manchu ang pangalawang grupong etnikong naghari sa buong China. Ang pagkatalo ng China sa mga digmaang opium laban sa England noong 1839 hanggang 1842 at France noong 1856 hanggang 1860 ay malaking dagok sa imperyo. Tinutulan ng pamahalang China ang pagbebenta ng opium ng mga Europeo sa China dahil nakasisira ito sa moralidad ng tao at kaayusan ng lipunan. Ang rebelyong Taiping noong 1850 hanggang 1865. Ang rebelyong Taiping ay naganap sa China noong 19th na siglo at nagtagal ng halos 14 na taon. Sa pamumuno ni Xu Chuan, ito nangyari. Kapayapaan ang kahulugan ng salitang Taiping. Dahilan sa dito dahil una, sa pagkakaroon ng malawakang kahirapan sa China. Pangalawa, patuloy na pagpapasailalim ng China sa mga kanluraning bansa. Pangatlo, hindi pagsang-ayon ng mga Chino sa pamumuno ng dinastiyang Manchu. At pangapat, kagustuhang magkaroon ng pantay na karapatan ng mga kababaihan. Ang rebelyong Boxer noong 1899 hanggang 1900. Ang rebelyong Boxer naman ay naganap kung saan ang mga namuno dito ay yung mga taong may karanasan sa gymnastic exercise. Ang rebelyong Boxer ay sumuporta sa mga Manchu sa layuning palayasin ng mga mapanghimasok na Europeo. Ito ay naganap upang tuligsain ang paglala ng korupsyon, palisin ng mga dayuhang Europeo na nakatira sa China at ipaglaban ang kasarinlan ng bansang China. Lalong minang dinastiyang Qing nang magapi ang hukbong Chinese sa digmaang Sino-French noong 1883 hanggang 1885 at digmaang Sino-Japanese noong 1894 hanggang 1895. Noong 1911, nagwakas ang sistema ng dinastiya sa China nang maganap ang rebolusyon ng 1911 na nagbigay daan sa pagkatatag ng Republika ng China. Ating isaisip, nabatid natin batay sa ating talakayan ng kabisang China ay may mayamang kultura at maraming naging kontribusyon sa daigdig. Magbigay ka nga ng isang ambag ng kabisang China sa larangan ng politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Ipaliwanag mo ang kahalaga nito sa kasalukuyan. Ating isagawa o pagyamanin pa. Decipher code. Gamit ng decipher code, hanapin sa number code ang simbolo ng mga bawat alpabeto upang mabuo ang mga kasagutan.